Magandang umaga sa lahat. Nandito naman ako mag-share sa mensahe ng Panginoon na sinusulat ni Narciso Olalo. Sa baguhan, siguro hindi nyo kilala si Narciso Olalo, kaya nandito yung Facebook account niya. Kayo mag-discover kung sino ba siya. As a general introduction, kung sino si Narciso Olalo, siya ang number one instrument na ginagamit ng Panginoon sa pagsiwalat sa katotohanan. Yung mga sinusulat niya nangyayari tulad ng Yolanda Typhoon. So, ito, Narciso Olalo predicted Yolanda Typhoon November 8, 2013. Yun ang Yolanda Typhoon. 3 months prior to the tragedy. So, sinusulat niya August at saka nangyari November 2013. Ngayon, bago natin basahin ang mensahe ng Panginoon, let's view the recorded pangyayari sa super typhoon na nakapost sa YouTube. So, ito yung source, YouTube. Kayo na mag-research sa full coverage kasi medyo mahaba, almost an hour. I will only show probably a minute of the video. So, here we go. Strongest typhoon to hit land. It began as a tropical depression southeast of Guam, strengthening over the Philippine Sea, striking the central Philippines with winds near 195 miles per hour, finally dissipating over Vietnam. Okay, I will stop from there kasi kayo na maghanap ng time para panoorin nyo ang full coverage kasi almost 1 hour. So let's go back to the slide. So ito nga, predicted 3 months prior to the tragedy. So basahin natin yung first mensahe. So ito yung first God's message. Medyo maliit yung letra. So I will read for you. Makinig na lang kayo. Ang unang mensahe was written on August 23, 2013. Magkasama kami ni Jesus Christ. Habang naglalakad kami, malakas ang ulan at malakas ang hangin. Ibig sabihin niya dito, may parating na malakas na bagyo. Habang naglalakad kami, ang sabi niya, gabi na para maalaala ako ng mga tao na saan ako noon. Anong ginawa nila? Busy sa trabaho, para sa pera, hanap buhay. Hindi masaya sa simpleng buhay. Ngayon, huli na dahil marami nang darating sa buhay ng tao na kinatakutan nila. Sabay sumigaw siya, sa lahat ng masasama na magtangka sa buhay mo, bawat isa sa kanila ay mamamatay. Mabuti pang patayin ko sila kaysa marami pang mamamatay sa gawain nilang masama, ang salita ng Diyos. So, yun ang sinusulat ni Narciso Olalo, August 23, 2013. I believe you have so many questions in your mind. Bakit sinulat ito ni Narciso Olalo? Bakit may sinasabi niya na bakit sumigaw ang Panginoon sa lahat na masasama na magtangka sa buhay mo, bawat isa sa kanila ay mamamatay? So just for your background information, at that time at kahit ngayon, marami kasing nagtangkang pumatay kay Narciso Olalo, especially na medyo masakit yung mga statement niya na sinusulat at kahit sa mga Facebook live niya, pero yun naman talaga ang katotohanan. Pero anyway, I will leave that to you. You have to visit his account para malalaman nyo, maintindihan nyo kung ano ba talaga, bakit sinusulat niya ito. So let's move on to the next slide, yung pangalawang mensahe na sinulat niya. Ito yung pangalawa. So from August 23, you need to remember that August 23, ang pangalawang mensahe sinulat September 30, 2013. Mensahe: sa loob ng isang gabi bago mag alas 12 midnight, nakita ko ito. Nagising ako sa pagtulog ko. Sa pagtulog ko uli, pinakita uli, kaya sakop ito ng October 1. Ako po'y nagpaabot lamang sa inyo ng mensahe ng Diyos. Nasa inyo na rin kung paniniwalaan ninyo.
paniniwalaan niyo ito dahil sa lahat ng mensahe na nakikita ko, simula nang ginagamit na ako ng Diyos na si Jesus Christ, ito lang ang pinakagrabe. Ito ang sabi ni Diyos Ama sa akin, ang salita ng Diyos. Ang nakita ko, isang super malawakang malaking baha ang mangyayari na parating. Ang mga kabahayan, nilalamon ng tubig. Ang mga tao, nag-akyata na sa puno ng niyog. Habang natutumba ang ibang puno, iyak na iyak ako na ang sabi ko, Lord Jesus Christ, patawarin mo ang lahat ng mga tao. Habang nakikita ko na marami na ang namamatay, nalulunod, nilalamon ng tubig, halos wala na akong makita na lugar at napansin ko na lang na wala ng mga signal sa telepono at sumisigaw ako, Lord Jesus Christ, nasaan ang sinasabi mo na sa Bible na hindi mo na uulitin ito katulad sa panahon ni Noah? Oh my God, it's so scary. Kahit sa mensahe lang nakakatakot, di ba? At please note na sinabi niya September 30 or October 1 kasi midnight yun eh. Yan ang pangalawang mensahe. Ang pangatlo was written on October 20, 2013. So ano ang sinulat niya? Mensahe ng Diyos. May nakita ako na mangyayari na malaking trahedya. Ayon sa mensahe, magkaubusan daw ito ng kabaong. Hindi malinaw kung ano ang dahilan, pero sa nakita ko, kahaba-haba ng traffic, ang mga tao naglalakad na sa haba ng traffic. Ang nakita ko, one-way na daan, tapos daan sa baba, daan sa taas. Siguro ang mangyayari na ito, nasa daan sa taas, siguro mangyayari ito, nasa post ko na o tapos na niyang sinabi. Mag-ingat ang lahat, aanin pa ang paniniwala niyo pag nasa binggit na kayo ng kamatayan. Huli na ang lahat. So yun ang mensahe. Again, October 20, susunod-sunod, October, September, October. Another God's message, October 26. Ayan, ito yung main Facebook na posting. Babasahin ko. Narciso Olalo, October 26, 2013. Isa ito sa kinatatakutan ko na ang sabi niya sa mangyayari na ito, na may darating na mangyayari na magkaubusan ng kabaong, kung ako ang tatanungin ninyo, mas gusto ko pa na sasabihin ng tao na sinungaling ako, nagpatutuo ako. At ano pang pangungutya na sasabihin nila, tanggapin ko ito, huwag lang mangyari dahil maraming buhay ang mawawala. Pero anong sabi ng Diyos sa akin? Ang lahat ng mensahe ko na pinaabot mo sa kanila, mangyayari at mangyayari. Mangyayari ito. Dahil pag hindi, sasabihin ng mga tao sinungaling ka, hindi totoo ang sinasabi mo. Kaya kailangang mangyayari ang lahat na mensahe ko, ang salita ng Diyos. So yun, October 26. Let's see the next. November 7. There's no way to run. There's no place to hide. Stay where you are at maghihintay na lang kayo na matatabunan ng lupa at tubig dahil ang tunay na naniniwala sa akin na si Jesus Christ walang kinatatakutan. Ang salita ng Diyos. Oh my God! Hindi ba tumpak na tumpak? Kasi mamaya I will show you the video again na maraming taong namamatay sa bagyong ito. Natatabunan na ng tubig, nagkaubusan ng kabaong. So nangyayari ang mensahe ng Panginoon. That was November 7, 2013. Okay, next. Ayan, November 8, 2013. Paalaala sa lahat, ang bagyong ito parang naghahalungkat sa mga taong walang paniniwala sa kanya, lalo na sa nangungutya, sa mga salita niya. Mahina ang pag-usad nito, pero malakas ang ikot, kaya ang lahat maging alert. Huwag magpanik, ang kailangan lang tunay na paniniwala sa Diyos. Ang hangin nito parang tornado, at malakas ang buga nito. Lahat, ano ba to? Ama naming lahat, sa iyong mga kamay, ipaubaya ko na ang lahat na ito. Iligtas mo ang lahat ayon sa paniniwala nila sa iyo na si Jesus Christ. So ayun, nahirapan ako magbasa kasi siguro nagmamadali, nag-type si
Narciso lalo nito, kaya hindi na nag-ano ba, yung words nag-rumble, kaya pag nagbasa ako, nag-rumble din. Although, it's not an excuse kasi Bisaya ako, tsaka nahirapan ako magbasa ng Tagalog, kaya pasensya na kayong lahat. So yun, November 8, 2013. Ito na naman, November 8, 2013, 12:15, oras sa Pilipinas. Mensahe, mag-ingat ang taga-Leyte. Ayon sa mensahe dito, ang matinding pinsala. Mensahe dito daw, ang matinding pinsala, o ganun pala. May mga matay din daw dito at mawala ng kurente. Oh my God, I have goosebumps right now. Kasi ito talaga ang nangyari, di ba? Wala ng electricity dahil sa bagyo at that time. I remember that because I was watching in my laptop. Sabi ko, oh my God, it's happening in the Philippines, live. At saka syempre nag-worry ako kasi yung family ko, hindi naman sa Leyte, nasa Cagayan de Oro, pero kahit na, di ba, mga Filipino. I'm so worried for the Filipinos. Kaya ito, let me continue. Ang Camiguin din daw mag-ingat dahil tubig ulan ang malalakas dito. Pero ayon sa boses ni Diyos Ama, nailigtas ko na ang mga pamilya nila, ang salita ng Diyos. So, ito yung November 8, 12:15. Okay, what's next? November 8, 12:30, oras sa Pilipinas. Mensahe, ayon sa sinasabi ng Diyos, itong bagyo na ito, mabagsak ito, kukuha ng maraming buhay. Malakas daw ito, na mayabang at matulin daw, ito ang hangin at matubig. Maitim ang kalooban ng bagyong ito, pero mabait daw ito sa mga taong naniniwala sa Diyos, ang mensahe ng Diyos. See that? 12:30. At nangyari, anong oras nangyari sa Pilipinas? Yung Yolanda Typhoon. I know I've written somewhere at the bottom page. Oh my God, I cannot find. But it happened on the same day. But then after 12:30, I think 12, 2 a.m., you can research online because nandoon yun eh. Ah, ito, Typhoon Yolanda, November 8, 2013, 3 a.m. So ito na yung summary. First message, August 23, 2013. Second, October 1st. Third, October 20. Fourth, October 26. Fifth, November 7. And then November 8, dalawa sa November 8. And then, ito nga, nangyari 3 a.m. See? So, sino ba ang nakakaalam sa mga pangyayari? Hindi ba ang Panginoon lang? At saka, very specific yung, ano, yung sinusulat ni Narciso Olalo. Ano bang yung mga keywords doon? Mangyari sa Leyte. So, tumbukan, nangyari nga sa Leyte. Tapos, magkaubusan ng kabaong. Yung mawala ng kurente. At saka tatabunan ng tubig, 'di ba? 'Yun naman talaga ang nangyari eh. Ito, nagkaubusan ng kabaong, 'di ba? They just have mass grave at that time. Ito naman nakikita ito online. I got this from online. Yan, November 8, 2013, ito yung mga taong namatay sa typhoon na 'yan. At saka tingnan natin ito. What's this? Ayan, di ba malakas na hangin? Yun naman talaga ang sinasabi sa mensahe eh. Okay, kayo na mag-view. So, please, you know, if you have time, you should visit Narciso Olalo's Facebook account para matutunan nyo. Ito yung mensahe ng Panginoon. Babasahin ko sa inyo. Bumalik ka sa lupa at bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan ay powerful. Makakita ka ng anong meron ang tao kung kausap mo sila. Pero mas powerful yan kapag naging espiritu ka. Dahil makakita ka ng kasalanan ng tao kahit matagal ng panahon. Makakita ka rin ng kasalanan ng patay kahit matagal ng namatay. At makakita ka rin ng parating na pangyayari, ang salita ng Diyos. So, kayo na magbasa. So, tatlo yung kakayahan na ginagawa ni Narciso Olalo. Itong tatlo, yung makakita ng kasalanan ng tao, makakita ng
mga pangyayaring darating, at saka yung pangatlo, ano, nang gagamot siya. So ito yung tatlong backup na binigay ng Diyos upang paniwalaan ng tao ang mga sinusulat niya. Kaya kayo na magbasa sa buong mensahe niyan. This was written May 24, 2015 at dito makikita sa side dito. Lahat ito available online at ito yung ano, yung Facebook address. Kaya kung i-type niyo ito, ito mabasa niyo ang details. Kayo na magbasa kasi medyo mahaba siya. Okay. So again, sino ba ang nakakaalam, 'di ba? Sa mga pangyayari, hindi ba Diyos lang? At saka ito, I think this is another video. Ang dami pero I selected only a few. Ito, tingnan natin. Stop. That's it. So, tumpak na tumpak ang sinusulat ni Narciso Olalo. Malakas na hangin, yung baha, maraming namamatay, naubusan ng kabaong, nawala ng kurente, lahat. Tumpak na tumpak ang sinasabi ni Narciso Olalo. It's so scary. Again, let me be one more time. Ayan o. Oh, ang lakas, diba? Yung sinabi pa niya, yung mga niyok. Ayan o. Oh. Oh my God. Okay, so that's it. Now, if you want to read more God's messages, please visit Narciso Olalo's Facebook account. Ito yung Facebook account niya. At saka may mga social media links. Itong YouTube, Twitter, Blogger, Pinterest, and more. At may sariling website. So, ito yung website niya. So, I will show you the link sa website ni Narciso Olalo. Ito. Again, if you scroll down, makikita niyo yung testimonial sa mga taong ginagamot niya. Sa sinasabi ko sa inyo, na tatlong backup ang binigay ng Diyos nang gagamot siya libre. Absolutely free. Maraming taong tinawagan niya through phone call all over the world. Nang gamot siya from Australia, ang ginagamot niya Saudi Arabia, Philippines, America, Europe, name it. Ang dami. At saka may mga proof dito, i-click niyo. At saka, ano, ito yung ginamot niya na mga medical doctors, ito, i-click nyo. Kayo na mag-discover kung anong mga sakit nila. At saka, again, ito, tingnan nyo kasi hindi naman sakit ng ginamot dito. Iba, so kayo na mag-discover. At ito yung mga taong tinawagan, ito yung ano, video na tinawagan at nakitaan ng mga kasalanan. At saka more. So just scroll down and then click the link. Ito yung mga God's miracles, predictions, and proof. Kung i-click nyo yan, ito yung summary ng, hindi yan lahat ha, ilan-ilan lang yan, mga tragedy na nangyayari sa mga mensahe ng Panginoon. Ang style sa pagsulat dito, yung ano, yung report, right after sa report, just like this. 134 barangay officials face criminal charges for SAP-related anomalies. Ito, nakasulat sa mensahe ng Diyos, dated May 2, 2020. So ito, humanda ang lahat na nakakataas sa tungkulin ang salita ng Diyos. Tapos, ang keyword dito, darating na mga araw, maraming government officials ang magkaroon ng problema tungkol sa kinukurakot nilang pera na dapat para sa ayuda ng mga tao na kinukupit nila. Kaya DSWD, kapitan at iba pang mga leader, humanda na kayo. Kaya yun ang mensahe ha, May 22. At saka, nasa news report dito. Barangay officials face criminal charges for SAP-related anomalies. Yan ang resulta. Right after. At baka sasabihin nyo, gawa-gawa ko lang ito. Hindi. May link kung gusto nyo yung proof. Ito yung link sa balita. Ayan. 134 officials face criminal charges for SAP-related anomalies. Ano ang date? Yon. May 25, 2020. At saka, anong date na sinulat kanina? Diba?
malinaw na malinaw, May 2, 2020. So anyway, again, please visit Narciso Olalo's website at saka on the front page of the website, may mga social media links. Ito madali sa inyo. May Facebook, YouTube. Kung i-click nyo yung YouTube, makikita nyo lahat ng mga videos. Ito yung mga pangyayari na sinusulat ni Narciso Olalo at saka yung mensahe. So, i-click nyo yung individual video, makikita nyo yung details. I will not explain every video kasi nako, buong ano, siguro 2 years hindi mo matapos kasi ang dami talaga dito. So, just discover yung mga himala na binibigay ng Panginoon para paniwalaan siya ng tao na ang lahat na sinusulat niya ay nangyayari. So anyway, I think I need to stop from here. So please don't forget to visit Narciso Olalo's website and also Narciso Olalo's Facebook and all other social media links. Thank you so much for your time. Have a great day. Bye.